Hello, Mami. Gusto mo rin bang manganak as a water birth? Kung yes ang sagot mo, panoorin mo ang video to hanggang dulo kasi share ko sa iyo guys ang journey ko sa panganak ng water birth and kung saan po ako nanganak nito. So bago ang lahat, pakilala lang po muna ako. I'm Mom Shiami, a mother of 5 kids and sa pang 5th kids ko po, dito po ako nanganak ng water birth. So sa panganay ko guys, sa lying in po ako nanganak and sa second and third is sa hospital, same OB, same hospital and then sa fourth kid ko po is dito po ako nanganak sa Shipra birthing home and dito din po ako nag water birth. So sa pang fourth ko po, hindi po ako water birth. Natural birth po siya pero sa bed. And libre lang po ang panganganak doon kapag natural birth na sa bed manganganak. Then ang water birth po nila is may bayad po, hindi po free. Pero ang babayaran mo lang po doon is yung mag-a-assist po sa'yo. So, ano bang tawag doon? Doctor's fee, kumbaga. Yun lang po yung babayaran mo doon. Kasi ang advocate po nila is natural birth po talaga. Hindi po siya hospital. Ito po ay birthing home. So yung founder po ng Shipra Birthing Home is Amerikana po. Pero matagal na po siya na nagbalik-balik na lang po dito sa Pilipinas. So, ayun, napakaswerte natin kasi napili po nila na dito din is magtayo ng birthing home. Kasi marami po silang natutulungang mga mommies na nanganganak ng libre. Yung mga kapus po talaga na walang pang-hospital is nakikater po nila. Lalong-lalo na po dito sa Taytay. Kasi yung Shipra Birthing Home po is dito po siya sa Taytay, Rizal. Pero marami na din pong nagpapanak dito ng water birth. Meron dito sa Antipolo. Yan. Dito lang po sa Antipolo at saka Taytay ang alam ko. Then may mga private hospitals na din po na nagkikater ng water birth. So, i-check nyo lang din guys kung saan nyo po gustong manganak, sino yung gustong magpaanak sa inyo. Pero kung gusto nyo dito sa Taytay, i-check nyo din sa Shipra Birthing Home. Dito sa Shipra guys, ang tinatanggap po nila is dapat po wala po kayong any complication like high blood or kung ano man yung mga karamdaman nyo. Dapat po well kayo. Kumbaga, wala po kayong nararamdamang mga sakit-sakit. So ano-ano nga ba ang pre-prepare pag manganak po tayo sa water birth or manganak tayo sa tubig? So syempre, number one is yung sarili po natin. Kailangan po malusog po tayo at okay yung blood natin. Hindi po tayo high blood, hindi din tayo low blood. So kailangan po malusog po tayo, well po tayo. And kailangan din financially meron tayo guys kasi just in case may mangyari sa atin, ganyan. Kung ano man, meron tayong pera. Syempre, pag manganak tayo, kailangan natin yon. And bibili po tayo ng pool. Pero depende yun sa anakan nyo guys. Kasi meron naman po nakasama na yung package ganyan. Pero sa inanakan ko kasi guys is ako po yung bumili ng pool na inanakan ko. Kasi nga po, ang binayaran ko lang po dun sa aking inanakan is yung professional fee lang po yung dalawang nag-assist po sa akin. Kaya mas nakatipid po ako. Kasi nga po, libre po talaga yung pagpapaanak po nila dun. Yun nga lang, pag water birth is may professional fee yung mag-a-assist sa inyo. Pero kung regular na panganganak po na natural birth yung sa bed lang po is free. So, ganun po yun. And, ayun. Sa water birth, guys, ano nga ba ang water birth? Ang water birth, ito po yung mga nganak ka sa maligamgam na tubig. So, maganda kong mga anak sa maligamgam na tubig, guys. Kasi, mas calm ka, mas relax ka, and malilesen po yung sakit. Mas lesser yung sakit or yung pain na mararamdaman po during labor. Kasi pag nanganak ka naman na wala na yung sakit, sa labor lang naman din talaga masakit pare-parehas. So yun. Pero depende pa rin po yun na sa pain tolerance. Kasi iba-iba po tayo na pain tolerance. Meron yung iba nagsasabi na ang OA naman, ganyan-ganyan. Ako naman nun, hindi naman ganon. So good for you kung hindi po ikaw nasaktan or hindi ganon kasakit. Kasi nga po, depende po yun sa pain tolerance po ng bawat tao. So ganun po yun. Kaya wag po tayong mambabash sa ibang mommies na ang ini-ini mga na ganyan-ganyan. Kasi nga po, yun yung napifeel nila eh. So yun. And ang maganda guys sa water birth is wala kang any anesthesia, hindi ka tuturukan, hindi ka rin hihiwaan. So wala ka din tahi. So natural po talaga siya. And mas mabilis po yung pag-heal or yung postpartum journey mo na nanganak. Kasi di ba pagka nanganganak po kasi is ang dami pang mararamdaman na masakit, yung hiwa, yung ganyan-ganyan. So kapag water birth guys, ang masakit lang sa akin is yung nede sa pagpapa-breastfeed. Kasi sa first 1 week is dun siya masakit. Although nakalima ako anak. So yun guys, yun lang naman po ang may share ko sa pag water birth. Bakit ako nag water birth? Pinangarap ko siya guys, pinangarap kong manganak sa tubig. Ambisyosa ako eh. Kasi po yun nga, sa panganay ko is sa lying in, sa pangalawa at pangatlo is sa doctor, and then sa pangapat ko is dito ako naituro ng hipag ko noon, and free nga po siya, natural birth siya, pero sa bed lang. Kasi hindi, kahit nung pang fourth ko gusto ko na mag-water birth, kasi nalaman, doon ko lang din nalaman kasi na may water birth doon, pero hindi po kasi siya pwede na hindi ka naka-schedule. So kailangan naka-prepare ka as yung mind and soul mo and yung wallet mo is naka-prepare. And sila din, syempre, meron kasing schedule na, syempre, may mga schedule sila na ganito, ganyan. So, sa araw na to, may papaanakin sila, mga ganun. So, dapat po naka-schedule. What I mean is, yung month na to,
Kasi maraming nagpapacheck up sa kanila, guys. So, yung month na to, ito yung mga handle kong tao, ito yung possibility na mga nag... Kasi alam naman nila yan na yung due date is ganito. Kung open pa yung calendar nila for that date, para sa'yo, makikita ka nila. Pero kung hindi na po, kaya mas maganda is mas maaga, masabi mo, kapag first check-up mo pa lang, sabihin mo na na mag-undergo ko ako sa water birth or sa regular birth lang na ano, sa bed lang. So, ganun. So, sasabihin mo na po sa una pa lang. And hindi po sila nagkikater ng hindi ko nagpapacheck up sa kanila. Yung mag-walk-in ka lang na gusto ko dito mga anak kasi gusto ko mag-water birth, hindi po sila nag-accept ng ganun. Kailangan po sa first check-up mo pa lang, like 4 months or 5 months yung chan mo, pagpunta mo doon, check upin ka nila, and sasabihin mo na doon na mag-water birth ka. Bakit mo gusto dito ang mga anak, ganyan-ganyan. So, interviewin ka naman po doon. Pero kung gusto niyo po mag-water birth, guys, na malaki na yung chan nyo, meron po dito sa Antipolo, i-check nyo po. Kasi hospital na din po yun, at the same time, nag-cater po sila ng water birth. And may mga nag-cater na din na mga hospital na water birth, yung nga lang, is medyo mas pricey yung pagsisingil ng bayad. So, yun. Kailangan po, prepared din kayo. So, yun lang, guys, for today's video. Sana po, meron akong na-share sa inyo. And kung may mga questions kayo na hindi ko pa nabanggit, i-comment nyo lang po dyan at sasagutin po natin lahat. So, hanggang dito lang, guys, ang ating video. Thank you!